O, dito naman po tayo, mga kababayan, sa mga magagandang kwento para sa ikakaunlad ng bayan. Di ba? Kasi lahat, ano, lahat masasamang kwento. Di ba? Ito maganda. Group 1's Inventors Commission Made. Believes 20 pesos per kilo of rice feasible. O, buti pa ito, na grupong ito, mga kababayan. Naniniwala. Pero yung mga politiko, hindi maniwala po. Ayaw din tumulong. Duda sila. Lalo si Alan. Duda. Si Alan Cayetano. Sayang, matalino pa naman. Sabagay, hindi man po siya ano, inventor. Ay, sabagay, magaling din yun mag-invento. Pero po, hindi gadget. Istorya. Di ba? So, tama ito, mga kababayan. Sana yung panawagan nila sa ating Pangulo, pakinggan. Kasi ang dami na pong mga magagaling na inventors dito sa ating bansa. Inis na ng gobyerno. Oh, dito nga po sa amin. May inventor dito, taga Sorsogon. Matagal na, nagpa-interview pa sa akin po. Oh, nag-demo sa isang university rito. Yung sasakyan, pinaandar, pinatakbo sa pamamagitan ng tubig. Oh, tubig lang po. Yung gasolina po, tubig. Walang pumansin sa gobyerno yung DOST. Di man po inindin. Yan ang problema. Minsan po kasi, yung mga inventor, most of this, matalino sila pero walang titulo, di man graduado, di man engineer, na insulto yung mga scientist. Diba? Kasi hindi sila yung naka-invento. Eh, wala po yan sa, no? Wala sa pinag-aralan. Ito nga yung inventor po ng flying car dito sa Pilipinas. Hindi naman inintindi ng gobyerno. Nag-demo daw yun sa palasyo. Business management, hindi man engineering. Hindi man aeronautics ang kurso. Business management. Hindi, tapos hindi graduate. Yan po ang totoo niyan. Ayaw nilang pansinin kasi na-insulto sila. Hindi niya kami yung nag-develop niyan. Yung patent niya sa kanya yon, siya yung magkikinabang. Hindi po yung iniisip yung kapakinabangan ng karamihan pag tinulungan po. Yun ang ano, yun ang mission dapat na. Yung atin pong, kaya in-establish yung DOST para tulungan yung mga inventors. Ang daming magagaling pong mga Pilipino. Pinakinabangan ng ibang lahi. Alam ba ninyo naka-develop ng fluorescent lamp? Pilipino? I-research ninyo po, i-google ninyo. Pangalan niya, Mr. Flores. Paano yata yun ni Quezon? Hindi ako nagkakamali. Kaya nga po, in honor of him, pinangalan lang siyang fluorescent lamp. Hindi ba lang yung ano, yung spelling. In honor of a Filipino inventor na nagpailaw sa buong mundo. O, kita ninyo. Binili yata nung panahon ng General Electric yung invention niya. Comes now the fluorescent lamp. You see? Yumaman yung ibang bansa. Kasi sila yung tumulong, sila yung nag-develop. Tayo, nga. So ito, sana po sa panahon ng ating Pangulo, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mapagbigyan, ma-recognize yung ating mga Filipino inventors. Sa daming magagaling po dito po, mga kababayan. Sabi dito, a group of inventors called on the office of the president for the issuance of an executive order creating an inventors commission for Filipino innovations used in addressing issues faced by the country. Mr. President, magsulat po kayo siguro, formally, magsulat po kayo sa ating Pangulo mismo or makipagsik kayo ng audience. Diba? The group led by Agriculture ASEC, Jan Lanya, said the establishment of Philippine Inventors Commission, o ASEC ka naman pala ng agriculture, diba? You have the access, yet may personality ka naman na pwedeng makipag-usap sa Pangulo. Diba? The establishment of Philippine Inventors Commission will provide solutions to all the country's problems, including the food security crisis through farming technologies of Filipino makers and scientists. Sabi nga po natin dito, sa agrikultura pa lang. Yung research, nandito sa atin, research center,
IRRI, yung mga neighboring nations natin, India, Indonesia, Vietnam, Malaysia, and the rest of the neighboring nations, nag-aral dito sa atin, nag-research sa atin, sa IRI. Ngayon, sila na yung nagsosupply sa atin, tayo yung bumibili. Ibig tayo, mga kababayan yung nagbibenta sa kanila, kasi dito nga sa atin, tayo nagturo. Eling yung buhay natin ito. Pinabayaan ng sumunod na administrasyon. You see? Pero nandyan pa. Kasi tuwan-tuwa tayo, yung mga officials po, tuwan-tuwa sa importations kasi doon, limpak-limpak po yung dumadaloy na wala silang paki. Mga kababayan, ang importante, mayaman sila. Wala silang paki sa inyo. Sana mabago na finally ngayon po. At mabigyan ng pansin itong request ng mga inventors at tulungan ng gobyerno as part of the mandate ng DOST. Mandato po ito ng DOST. Yan lang, hindi ko maintindihan kung bakit gano'n ang attitude ng... Hindi ko naman nila lahat. Possibly, na-insulto sila. Kami niya, mga doktor. Di ba? Mga scientist kami, nandito kami, kung saan-saan kami nag-aral. Tapos, hindi man kami nakadevelop ng kung anong invention. Ang nakadevelop ng ano, naka-invento, undergrad high school. At wala sa linya ng engineering. Kung anong-ano. Ayan po ang gift ng ating Panginoon. Ganun talaga po. May mga taong kahit hindi nag-aral, gifted siya ng ganyang talent. I-recognize natin para pakinabangan, tulungan natin. Para pakinabangan ng bansa, yun dapat ang attitude natin dyan sa DOST. So, sabi dito, it also believes that the proposed 20 pesos per kilogram price of rice is feasible. O, kita ninyo. To inventors, mga kababayan, it is feasible. For politicians, what? Suntok sa buwan na niya yan. Ito ninyo, ang response, pagkakaiba ng response ng mga politiko to from real inventors. Iba ang response. Positive sa mga inventors kasi nakikita nila kaya paliba sa inventors sila, iba sila kung mag-isip, politiko. Huwag na niya, ano, magkukuha natin dyan. Dapat niya, yung mga policy that will favor ano, multi-billionaires in this country para pag-eleksyon, mag-donate sila ng million-million para sa campaign fund natin, tuloy-tuloy ang pagiging politiko natin. Yun, mga makasarili. Tama pa? Yun ang nakakalungkot, mga kababayan. Pag pinagbigyan niyo po kami, sabi ng grupo, ng pagkakataon, ipipresent po namin ang sensya at best practices na itong 20 pesos per kilong bigas na mong kahit po ninyo ay kayang-kayang abutin ng inyong administrasyon kahit nga po 10 pesos pa per kilo. 10 pesos? That is impossible, mga kababayan, to the minds of politicians. Pero to, ano, to inventors, it is possible. So, panahon na siguro, mga kababayan, na itong mga taong ito, i-recognize natin at pabayaan natin sila na gumawa i-develop yung kanilang mga kaisipan.